umaga po, mga ka-farmers, mga idol, mga friends. So, sa video pong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang paggawa ng uling na bao, bao ng niyog. So, makikita niyo po dito sa paligid ko, meron na po kaming mga bao ng niyog dahil katatapos lang naming magpakupra, no? Harvest ng kupra. So, ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano at ano ang proseso sa paggawa ng bao, uling na bao ng niyog. So, tara na! Pero bago po yan, sa wala pa, hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, so please subscribe and press the notification bell para updated po kayo sa mga latest namin video na ipapalabas. Sa pagsisimula po mga ka-farmers, mga idol, mga friends, so ito po ang ating gran na inihanda. So ito po ang gagamitin natin sa pag-uling natin. So merong dalawang drum sa gamit sa pag-uling, pero ito ang ginagamit natin kasi medyo maliit lang. Meron din kami doon na isang drum na good for, equivalent for 5 drums, pero ito po ang ginagamit namin para madali lang po. So una po natin gawin mga ka-farmers, mga idol, mga friends. So ito na ang drum na inihanda namin. Lalagyan po natin ng mga bao ng niyog. Depende po sa inyo kung gaano karami yung ilagay. So ayan po, ilagay natin. So pagkatapos mga ka-farmers, i-arrange po natin sa ilalim. So gagawa tayo ng parang butas sa gitna para dyan tayo maggawa, mailagay ang apoy mamaya. So ayan po, makikita ninyo, ginagawan ko ng medyo parang butas. Nilagay ko sa gilid ang mga bao. So ayan po ha, makikita nyo. So ayan po mga ka-farmers, mga idol, mga friends. So ready na po itong dalawa, no? Itong dalawang drum na to. So ang susunod na gagawin natin is gagawa tayo ng apoy. So dito natin ilalagay sa butas ng drum ang apoy para pansindi natin sa pag-uling natin. Mga ka-farmers, mga idol, mga friends, nakagawa na po tayo ng apoy para ilalagay natin dito sa drum, no? Ito ang gagawin natin pang sindi para sa pagsisimula ng pag-uling natin. Habang lumalakas po ang apoy, unti-unti po nating lalagyan ng bao. So, ayan po no mga ka-farmers, mga idol, mga friends, unti-unti po nating lagyan ng mga bao para hindi po mamatay ang apoy. So pag nakikita ninyo, medyo makapal na ang usok, ayan, nagsimula na po siyang mag-uling sa ilalim, no? So, kunti yun, lalagyan lang natin palagi. So, ang gagawin po nating uling is yung high quality uling, yung tinatawag na magandang quality talaga, kasi ang resulta is na medyo mga malalaki, no? Hindi yung mga pinong-pino na uling, kasi pag pino kasi pangplanta yun, medyo mura. So, mga 20 pesos per kilo lang yata pag pangplanta, pero ang gagawin po natin yung pangtinda sa palengke, yung pangtingi-tingi, yung binabalot, umabot po ng 30 per kilo. So yun po ang gagawin natin. So meron po pamamaraan yan kasi hindi po palaging lalagyan yan. So ito,
unti-untiin lang din ang paglagay. Pausukin lang talaga. Tapos, dito sa bandang ibabaw ng drum, sa dulo, hindi mo siya pupunuin talaga. Ito, tamang-tama lang, ganito oh. Tingnan nyo mga idol, mga friends, mga kaparmers dyan ha. Hindi talaga pupunuin, tamang-tama lang sa dulo niya. Tapos, lalagyan natin ng takip para masakal yung apoy sa ilalim. Usok lang ang lalabas, hindi talaga siya mag-aapoy. So, ganun ang proseso mga kaparmers. Oh. Para po masakal siya, no? Masakal ang apoy sa ilalim, no? Hindi siya, magbabaga lang sa ilalim, tapos hindi siya mag-aapoy talaga. Unti-unti lang siyang kakainin ang baok. So, ganyan lang. So, ganyan lang po, no, mga ka-farmers, mga idol, mga friends. Gaya ng sabi ko kanina, hindi lang natin pupunuin itong drum. Para masakal yung apoy sa ilalim, bagal lang na sa ilalim, unti-unti. So ang kalalabasan nito, paghain natin bukas, pag-ahon natin sa uling, purma pa rin ganito. So hindi siya pino. So madaling iripat kasi medyo malaki. So ganyan lang. Mamaya babalikan natin ito para mapunan pa rin natin unti-unti. Ito po mga ka-farmers, mga idol, mga friends. Patakpan ko na po no, ang yan kasi umuulan na. Patakpan na natin. Ito, lagyan lang natin ng lock para hindi na. Balik ka rin mga farmers, mga idol, para friends. Ganyan lang po, no? So, ayan. Bukas, paghano natin ito, makikita natin bukas. Ano ang resulta ng inuling natin. So, ayan po mga farmers. So, kahapon po, no? Itinuro ko po sa inyo kung paano ang paggawa ng at proseso ng paggawa ng dekalidad na uling. So, kahapon po, biglang bumuhos ang ulan, so tinabunan na lang natin at saka binaliktad. Hindi natin nabidyuhan yung laman talaga. So ngayong umagang ito, so akin ang hanguin ang uling. So after isang magdamag, so wala na ang uling. Hindi na ito nag-aapoy or nagbabaga. So pwede na itong hanguin at ilabas sa lalagyan. So ayan po mga ka-farmers, no? Mga ka-farmers, no? Ayan, makikita ninyo. Medyo may hilaw kasi biglang natabunan kahapon. Pero ang ilalim nito, uling na talaga pero malalaki talaga. So, huwag tayong mag-alala dito sa hilaw. Pwede naman itong lutuing muli. So, inyo pong makikita mga ka-farmers, no? Ang lalaki ng mga uling, no? So, ito ang kapag mabinta ito, medyo mahal talaga kasi malalaki at di kalidad ang uling na ito. Di gaya nung pamplanta, mura lang kasi pinong-pino yun eh. So ayan, makikita nyo mga ka-farmers, no? So ayan, malaki talaga. So madaling i-repack kasi malalaki. Ayan o, grabe ang lalaki, no mga ka-farmers. So ayan o, mukhang bao pa talaga pero luto na talaga ito. Madali itong bagahin kasi malalaki. So itong pangisa mga ka-farmers, ito na natin. Tatanggalin na natin yung lock niya, yung takip. Ayan lang, hindi na puno, no? Kasi biglang umulan kahapon eh. Kapag hindi mo kasi natakot kahapon, mamamatay yung apoy.
mga ka-farmers, oh, tingnan nyo, oh, mukhang bao pa talaga, no? Purmang bao pa, bao ng niyo pa talaga, pero ayan, lutong-luto na ito, ang lalaki. So madali ring i-repack, no? Saka madaling bagahin ito pag gawin mong panggatong to, kasi malalaki, eh. Magandang quality na uling, madaling ibinta, mahal pa kasi tuyong-tuyo at madaling bagahin. So ito talaga ang kadalasang ginagamit sa mga bahay-bahay dito. So unlike yung pamplanta, mura lang kasi pinong-pino ang gusto nila, eh, tapos babasain pa. So ito, tuyong-tuyo, maganda ang quality, mahal pa. So yan o mga ka-farmers, no? Sana po may natutunan kayo sa video kong ito kung paano at ano ang magandang pamamaraan para makagawa ng ikalidad na uling na baon ng niyog. So salamat po sa inyong panonood, mga ka-farmers, mga idol, mga friends.